mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Okay, hello, hello, and welcome sa Russia TV. At meron tayong debate na magaganap ngayon, May 24, Wednesday, alas 10:30 ng gabi. Ayan. So meron tayong napakagandang topic. Actually, bagong-bago to. Ayan. At tinatawag namin bago, no? Pero alam natin, this is lalo na sa SDA, no? Ang topic ngayon ay ang Sabat na nasa 10 utos ay dapat ipangilin ng mga Kristiyano. Affirmative natin dito si Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. Negative naman si Marina ng TFJ. Bago natin simulan ang ating debate, gusto ko muna silang magpakilala. Unahin na natin ang ating affirmative. Pro, pakilala ka. Opo, isa pong mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Ang inyo pong maliit na lingkod kay Kristo, simpleng kaanib ng Seventh-day Adventist Church, tumatayo po sa panig ng afirmatibo sa paksang ang Sabat na nasa 10 utos ay dapat ipangilin ng mga Kristiyano. Brother Fernando B. Camacho Jr. Okay, at syempre ang tatayo din sa negative, pakilala ka, kapatid. Magandang gabi, magandang umaga, anumang oras kayo datna ng aking pagbati. Na-introduce na ako ni Brother Russia. Gusto ko bang hilingin sa lahat na i-offer natin ang ating may prayer muna tayo. Okay, sandali lang to, sandali. Let's pray. Lord Jesus, we commit this debate to you. Bless my counterpart SDA apologist, Fernando Camacho. Host moderator, Brother Russia Vista, your servant, and all friends, kith and kin, guests, fellow believers who joined us today in this live debate. You are Lord of all. Pour a special blessing, Lord Jesus, upon this platform, Russia TV. For your glory, Lord, continue to use this platform to be, so that you will be honored and be praised. Now, Lord Jesus, use me to reveal your truth about the biblical Sabbath. And I will continue, Lord, to abide in you. For apart from you, I can do nothing. But with you and through you, I can do all things. In Jesus' name, amen. Okay, tapos na po. Okay, at I know hindi kayo bago sa akin, no? So gusto ko lang ikumpirma doon sa lahat ng patakaran dito sa loob ng platform. Kasama na yung aking pagmo-moderate. Sumasang-ayon ba ang ating affirmative? Yes, Your Honor. Sumasang-ayon po. Okay, at same thing din sa negative. Sumasang-ayon ka ba sa lahat ng patakaran? Yes, Your Honor. Okay, sumasang-ayon po ako. Okay, so yan yung ating confirmation, no? At bago natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko munang batiin lahat ng magandang gabi. Ito nga pala ang inyong host at moderator ngayong gabi, Admin Russia ng Catholic at dito sa Russia TV. At di na natin patatagalin, mga kapatid. Ulit, ang pinag-uusapan nila ngayon ay patungkol sa Sabat na nasa 10 utos ay dapat ipangilin ng mga Kristiyano. Affirmative natin si Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. Negative naman si Pastora Marina ng Trinitarian All for Jesus. At bibigyan ko ng 10 minutes yung ating affirmative. Your time start now, bro. Opo, hangad po natin sa gabing ito, mga kaibigan at mga kapatid, na patuloy na maluwalhati, maitaas ang dakilang pangalan ng ating pong Panginoong Diyos. At gayon din sa ating mga nasa comment section at nasa loob ng platform na ito, ay binabati ko po kayo ng isang mapagpalang gabi.
Ano ho? At pinasalamatan natin ang Russia TV sapagkat nagkaroon tayo ng pagkakataon na maipahayag ang ating kapwa na lalamang katotohanan. Ano ho? At ganun din kay Pastora Marina ay pinasasalamatan natin at kami ay magkakaroon ng isang magandang pag-uusap. Ako po ay tumatayo, mga kapatid, bilang apermatibo sa paksang ang Sabat na nasa sampung utos ay dapat ipangilin ng mga Kristiyano. Meron po akong apat na haligi na itatayo ngayon at una po rito sa aking first contention bilang unang tindig ay ang pagsipi po ng Marcos 2:27 bilang pagpapatunay na ang Sabat na nasa sampung utos ay dapat ipangilin ng mga Kristiyano. Ipinagpapatiuna ko na po, mga kapatid, wala kaming ibang pag-uusapang Sabat, kundi yung Sabat lamang na nasa sampung utos. Hindi yung Sabat na nasasakop ng mga ng kautusang seremonyal, kundi yun lamang Sabat na nasa sampung utos. Ang wika dito sa unang haligi na akin pong itatayo, at sinabi niya sa kanila, ang Sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. Dito makikita natin yung mga katotohanang nakalagay. Ang Sabat di umano, ayon sa Marcos 2:27, ay ginawa ng ating Panginoong Diyos para sa tao. Hindi sinabing ang Sabat ay ginawa ng Panginoong Diyos para lamang sa mga Hudyo, kundi ginawa ang Sabat para sa tao. Anumang ethnic group o kinabibilangan ng tao, saan man siya naroroon, ang Sabat po ay ginawa para sa kanya. Ay lalong-lalo na tayong mga Kristiyano. Ano po? Kung ang Sabat ay ginawa pati doon sa hindi bayan ng Diyos, lalo na ang Sabat ginawa para sa atin. Sapagkat ito nga ang wika, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao. Sapagkat yung Sabat po na yan, pagdating po sa ating pansariling lingwahe, yan po ay araw ng Sabado. Kumbaga, sa wikang nakagisna natin. Ano, yan po ay day of worship, mga kapatid. Yan ay ginawa ng ating Panginoon para ho sa atin. O, kaya sa unang contention na akin pong ginamit ngayong gabi, isang matibay ito na pagpapatotoo na ang Sabat na nasa sampung utos ay ginawa ng ating Panginoong Diyos para sa atin at ito'y dapat ipangilin ng mga Kristiyano. Ano? Ngayon, isang challenge ang atin pong bibitawan mula sa negatibo. Para ma-break ang katotohanan ng ito, dapat naman ay mapatunayan ng negative side na ang Sabat na binabanggit dito ay hindi po para sa lahat ng tao. Ano, kundi para lamang sa mga Hudyo o para lamang sa isang grupo ng tao, dapat ay mapalabas na ganoon, sapagkat kung hindi, ito'y mananatili na ang Sabat ay ginawa para sa tao. At ang tao na yan ay tumutukoy sa humanity, sa human being. Ano po, tumutukoy sa humankind. Diyan ko payapang bibitawan ang aking unang poste sa Marcos 2:27. Ano ho, ngayon, tutungo naman ako sa ikalawa kong poste. Yung pagkakagamit naman ng pagkakahanay pa rin doon sa Marcos 2:27. Sapagkat ang wika, ginawa ang Sabat. Ang Sabat ay ginawa para sa tao. Gusto kong kunin yung salitang ang Sabat ay ginawa. Yan. Mula ito sa termino Grego na egeneto, na ito po ay kumukonekta doon sa aklat ng Genesis, Kapitulo 2, mga talatang 1 hanggang 3. Sapagkat dito pati unang ginawa ng ating Panginoon ang Sabat. Sa panahong pagkatapos na lalangin ang tao. Kaya nga ang sabi ng ating unang contention, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao.
pagkatapos na likhain ng Panginoon ang tao, isinunod niyang ginawa yun pong Sabat. Bakit niya ito ginawa? Ginawa ito para sa tao. Sa tagpong ito, mga kapatid, makikita natin na wala pang Hudyo sa panahong ito, ginawa na ng Panginoong Diyos ang Sabat. Sa makatwid, kung ang Sabat ay ginawa ng Panginoon sa panahon ng paglalang pagkatapos na likhain ang tao, makikita nating maliwanag na ang Sabat ginawa din para kila Adan at Eva. Oh, sapagkat ang wika, ang Sabat ay ginawa para sa tao, para din kila Adan. Oh, yan. Kaya maraming nagkakamali, akala nila ang Sabat para lamang sa mga Hudyo. Hindi ho. Ang Sabat ay ginawa para sa tao. At ang connecting verse nito ay nasa Genesis 2:1 hanggang 3 na siyang ikalawa kong contention na pagpapatunay na para ito sa human being, sa human race, sa pangkalahatang lahi ng tao. Diyan po ginawa ang Sabat. Kaya sa ikalawang contention ito sa paggamit ng Genesis 2:1 hanggang 3 ay napapagtibay ko ang aking pagpapatunay na ang Sabat na nasa 10 utos ay dapat ipangilin ng mga Kristiyano. Oh, at ang Sabat ngang ito na nasa Genesis 2:1 hanggang 3, yan din po ang Sabat na nasa Exodus kapitulo 20. Ano ho? Talatang 8 patuloy hanggang 11. Yan din po yan, mga kapatid. Kaya matibay ang ating pananayuan sa ikalawa nating poste. Ikatlong poste. No? Ang pagpapakilala o paglalapat ng definisyon mula sa terminong Kristiyano bilang pagpapatunay muli na ang Sabat na ating pinag-uusapan ay dapat ipangilin ng mga Kristiyano. Maraming namamali, akala nila ang Kristiyano ay dumating lamang sa panahon ng bagong tipan. Pero hindi ho, mga kapatid. Ang Kristiyano, buhat pa yan sa lumang tipan. Dahil kapag sinabing Kristiyano, yan po ay tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Isa sa katunayan na sa lumang tipan pa ay mayroon ng mga Kristiyano. Sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo, hindi lamang nagkaroon ng mga tagasunod sa panahon ng bagong tipan. Mayroon na rin siyang mga tagasunod, buhat pa sa lumang tipan. At kapag sinabing Kristiyano, ito ay isang noun masculine, ginagamit bilang katawagan ng isang o sa isang mananampalataya bilang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Na sa paglaon ng panahon, pumasok ang bagong tipan, dito sila pinasimulang tawaging Kristiyano. Pinasimulan lang silang tawagin, pero hindi nangangahulugan, diyan lamang sa bagong tipan nagpasimula ang Kristiyano. Ano? Yan. Kaya sa ikatlong contention, buhat pa sa lumang tipan, mayroon ng mga Kristiyano. Ang mga Kristiyanong ito, kabilang na diyan si Moises, nangingilin ng araw ng Sabat. Kaya matibay ang ating pundasyon ng pagpapatunay na ang Sabat na nasa 10 utos dapat ipangilin ng mga Kristiyano sapagkat sinimulan ito ng mga Kristiyano sa lumang tipan. Katulad na nga halimbawa ni Moises. Si Moises ay masugid na tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya si Moises ay mamamataan natin, isa siyang tunay na Kristiyano. Ano? Yan. Ngayon, para ma-break ang record na ito, kailangang mapalitaw naman ng negative side na si Moises ay hindi isang Kristiyano. Ano? Kasi kung ito'y mananatili at hindi ito sasalubungin ng negative side, ay titibay lalo ang ating paninindigan na ang Sabat na nasa 10 utos na ipinagkatiwala kay Moises ay dapat ipangilin ng mga Kristiyano hanggang sa panahong ito ng bagong tipan. Maraming salamat po. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako naman tayo sa 7 minutes
na pagtatanong ng ating negative. Set ko lang yung time niya. Okay, 7 minutes. Your time start now. Wait lang. Pastora, nakamute ka ha? Hindi ko makita yung time ko rito sa screen ko. Hindi ba? Aha. Eto. Nakikita mo? Saan nakalagay? Nasa taas. I cannot find it in front of me. Sige, bro, di bali, ano mo na lang ako. Sige, i-warning ko na lang ha. Mga warning mo na lang ako. O ngayon, proceed. Heto po ang inyong kinatayuan sa Mark 2:27. Ang sabi niyo, the Sabbath is made for man. But sinabi rin ni Lord Jesus dyan, the Lord is the Lord of the Sabbath, si Lord Jesus Christ. So ngayon ang tanong ko is, alin ang mas mahalaga sa inyo, yung Lord of the Sabbath or yung man? Ay, mas mahalaga po yung pinapanginoon ng Sabbath, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sinabing Panginoon ng Sabbath sapagkat siya po ang gumawa sa Sabbath. At ginawa po ng ating Panginoon ang Sabbath na yan para po sa tao. Kaya dapat lamang ipangilin ito ng mga Kristiyano hanggang sa panahon po natin. Okay, so okay, sinabi mo ngayon na yung Sabbath ay ito ay for day of worship, okay? So, yung bang Sabbath na yan na tinutukoy mo na inyong ginagawa, mga SDAs, ay para po maligtas kayo? Hindi po. Hindi. Sasagot na ba? Sasagot lang sige, po sige, ako. Sige. Sagutin nyo. Kasi kukunin ko yung sagot nyo. Hindi po. Proceed. Okay. Hindi po kami nangingilin ng Sabbath para kami maligtas, kundi bilang reaction ito ng aming pananampalataya at pagmamahal kay Kristo. Ang sabi ng ating Panginoon, buhat sa Juan 14:15, "If you love me, keep my commandments." Ang Sabbath po kasama sa kanyang utos. Kaya dapat itong ipangilin ng mga Kristiyano. Ayan ho, pansamantala natin tugon. Okay po. Ngayon sinabi mo dapat na ipangilin, okay? So ang ibig niyo bang sabihin yung inyong kautusan na yan ay mandatory para sa lahat? Opo. Opo, kailangan sundin po yan. Sapagkat ang sabi doon sa Kapitulo 12:13 ng Ecclesiastes, tungkulin ho ng tao na sundin ang kanyang mga utos. Ang sabi ng ating Panginoon, "If you love me, keep my commandments." Ayan, kaya susundin po natin yan, hindi para maligtas, kundi bilang reaksyon ng ating pong pananampalataya, bunga ng ating pagkaligtas na tinanggap. Next question ngayon, ito po. Kung talagang mahal ninyo ang Panginoon at kailangan ninyong ganapin ang Sabbath law, Sabbath keeping, paano kung hindi nyo ito nasunod? Nagkakasala ba kayo? Oo, hindi. Yes, kasi ayaw mo sundin eh. Kautusan po yan eh. Ang sabi ng unang Juan, yung lumalabag sa kautusan, nagkakasala. Ay para hindi tayo magkasala, tutupad tayo sa kautusan. Sapagkat ang nakay Kristo, ang wika, dapat hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Kaya nga... Next question. Okay. Ngayon, kung ang tao ay nagkakasala, sinabi niyo dahil he failed to keep the Sabbath, maliligtas po ba siya? Yes, kung... Yes or no? Yes po. I-qualify yes. Nyo. I-qualify nyo. Yes po. Maliligtas ang tao, lalo na humihingi siya ng pabor sa ating Panginoon. Kumakapit siya sa biyaya ng ating Panginoon. Pero pagkatapos niyang kumapit sa biyaya, pagkatapos magiging malabagin naman siya sa kautusan, aba, mayroong delikadong kahihinatnan ang taong ito. Ano? Kasi tayo ginawa ng Diyos para sa mabubuting gawa. Next question. Diyan sa Genesis 2:1-3, sinabi mo na nagpahinga ang Diyos diyan, 'di ba? Ngayon ang tanong ko is, meron bang explicit law ang Diyos na ipangili nila yung Sabbath nung magpahinga ang Diyos matapos niyang gawin yung lahat ng bagay sa chapter 1 ng Genesis? Meron po, meron po. Yan na nga yung nakikita natin. Meron nakasula. Ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. Excuse me. Stop. So, Pastora,
habang sumasagot talaga yung ating tinatanong, tahimik lang kayo kasi 20 seconds yan kasi parang nadidistract siya habang you are meron kayong sinasabi, parang unnecessary. So pag mag-object ka kung merong mga problema, pero habang nagsasalita siya, so tuloy-tuloy tayo, i-reset ko yung 20 seconds ha, Bro Fernando. So tuloy ka sa pagsasagot, Bro. Opo, yan po ay batas na sa panahon pa, kaya nga ginawa ang Sabat para sa tao, kabilang sila Adan at Eva. Bagamat din natin verbatim na mababasa, parang yung utos na huwag kang papatay. Hindi rin natin mababasa sa kanila, pero nang pinatay ni Cain si Abel, halatang nagkasala si Cain. Ganyan din po ang sistema ng pagkakilala sa Sabat. Next question. Last sabi mo sa New Testament, New Testament, si Moses ay considered as believer of the Lord Jesus Christ. So, ngayon, yung Lord God ni Moses, ito ba yung Jesus Christ na nagbigay ng 10 utos doon sa bundok Sinai, sa Exodus? Siya ba sa lumang tipan? Yung Diyos, yung Panginoong Diyos na nagbigay ng Ten Commandments, sino yon? Sino yung Panginoong Diyos na yon? Sasagot na po. Ito ba yung Lord of the Sabbath sa New Testament? Pakisagot po. Ayun. Opo, ang Panginoong Jesucristo po, siya po yung nagbigay ng Ten Commandments doon sa bundok ng Sinai. Sa Juan 8:58, ako yaong ako nga, bago pa si Abraham anya, ako nga. Ginamit din yan doon sa Exodo na nagbigay ng 10 utos, si ako nga. Next question. Ayun. Okay, ngayon sa New Testament, di ba? Si Lord Jesus Christ ay naparito bilang Diyos anak na nagkatawang tao. Anong mamatay siya sa krus, di ba kasama na niyang ipinako sa krus yung Ten Commandments? Hindi kasama po. Kasama ng Law of Moses, Mosaic Law? Okay, hindi po. Hindi po, sapagkat ang Ten Commandments na kinakatigan ng Sabat, nating pinag-usapan, hindi umaanino kay Kristo. Ang naipako lamang sa krus, yung umaanino kay Kristo na siyang nakatala doon sa usapang nasusulat sa palatuntunan. Ang Sabat na pinag-usapan natin nakatala, yung Sabat na yan sa 10 utos. Next question. Last 30 seconds. Last 20 seconds. Okay. So ngayon sa New Testament naman, pagsunod sa Sabat, ito ay kailangan gawin ng lahat na sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, kay Hudyo, kay Griego, ganun ba? Yes or no? Dapat po, yes. Yes, dapat po, sapagkat ang Sabat, ang wika, ginawa para sa tao. Walang pinipiling grupo ng tao o ethnic group. Time. Malinaw ang pagkakabanggit para time sa tao. Next question. Time na. 7 minutes. Thank you, Pastora. Okay, so dyan natatapos ang unang pagtatanong ng ating negative. At syempre, dako tayo sa ating negative stand. Pero by the way, shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Jerry Lumbis Villamel. Sabi niya, mga ayaw sa Sabat ay hindi tao. Sabi ni Aladdin Gregorio, bago lang yata si Sis Pro Russia. At sabi ni Vicente Troyo Alihaga, go on Brother Fernando Camacho, watching from South Cotabato. Shoutout din kay Sunny Herrera, ang salitang Sabat po ba ay araw? Ayan. Shoutout din kay Rhea Borcello, good evening daw. Shoutout din kay Sunny Herrera from Canada. Shoutout din kay yung nasa lahat dyan. Sino pa to? So, tuloy-tuloy tayo at bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag. Yung ating negative naman, Pastora Marina ng TAFJ. Your time start now, sister. Okay. Pastora, pwede niyo akong tawagan Pastora kung gusto niyo, pwede niyo akong tawaging sister, pero ang calling ko po talaga ay evangelist para po ipahayag ang katotohanan sa lahat ng wala pang pananampalataya kay Lord Jesus Christ at maglapit ng mga kaluluwa sa ating Panginoong Jesus. So nakita ko na yung inilatag mo na apat, no?
Ang lahat po ng ito ay nag-aagree ako pero with qualifications. Dahil inaayawan mo na ang buo ang Ten Commandments ay hindi kasama doon sa mga ipinako ni Jesus Christ sa krus. Pero maliwanag sa Bible na sinabi ni Jesus Christ sa Matthew 5:17-18 na do not think that I have come to destroy the law. I have come to fulfill it. Not one jot or tittle of the law shall pass from the law until all is fulfilled. Tapos sinabi ni sa Romans 10:4, pagka sinabing law, yan ay generic yan, without qualification. Ibig sabihin, kasama na rin dyan yung moral law, yung Ten Commandments. At saka yung mga ceremonial laws na sinasabi mo, ordinances, at saka yung mga legal laws. Lahat yan. Dahil ang magpe-perfect ng law, walang iba kung hindi yung mapapako sa krus. Paano niya tayo tutubusin at ililigtas sa sumpa ng kautusan kung hindi kasama yung Ten Commandments na yan na sinasabi mo? Okay, ngayon, yung lawgiver sa Old Testament, siya din yung lawgiver sa New Testament. Ang lawgiver sa New Testament, ipe-perfect niya yung law na yan na sinasabi mo. Nakita natin sa Mark chapter 12:29-31, anong ginawa niya? Yung Ten Commandments na naroon, na nakasulat na do not, ano yung tawag dito, I am the Lord your God, do not have the other gods before me, hanggang sa pinakalas na do not covet your neighbor's house, ay ginawa na lang yung dalawa. Sa ano yun? Love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. And love your neighbor as yourself. Pero kinalipay pa rin niya yan. Dahil yung standard of loving our neighbor is, sinabi niya sa kanyang mga alagad, love one another just as I have loved you. So mas mataas ang standard niya. Ang standard niyo ay pagtupad lang sa Ten Commandments. Pero ang mga Kristiyanong totoo na sumasampalataya kay Lord Jesus at tinanggap na nila si Lord Jesus sa kanyang buhay, sa kanilang buhay, ay ganap na sila. Hindi na nila kailangang sumunod pa dyan sa mga Ten Commandments na yan. Dahil nabubuhay na si Lord Jesus sa kanila. Tama, ginamit mo yung John 14:21-23 na sinabi ni Lord, if you love me, keep my commandments. He who has my commandments, he is the one who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him, and we will dwell in him, make our home with him. So mas matindi pa yung ating pagsunod. Kayo, isang araw lang ang sinusunod yung Sabat. Pero ang katotohanan, doon sa Genesis chapter 2:1-3 na inyong inilatag, nagpahinga ang Diyos completely, hindi nagtatrabaho. Pero hindi ko lang, mamaya tatanungin kita kung kayo ba pagkasabat ay katulad ng sinabi ng Panginoon, iniutos niya kay Moses, doon sa chapter 16 ng Exodus, doon pa lang nagsimula ang pagbibigay ng Sabbath law, Sabbath keeping. Hindi pa nagsimula mula kay Adan at saka kay Eva, kay Noe, kay Enoch, kay Abraham, hindi pa nagsimula sa kanila hanggang sa mga Israel. Nagsimula lang ito sa Exodus chapter 16:22. Bakit? Para maalaala ninyo, sabi ng Panginoon, that I am the Lord who sanctifies you. Yun pala yun. Kaya kasusunod is to sanctify. Okay, time stop muna at nawala si Pastora Marina. Ayan, so habang naghihintay tayo sa ating negative, shoutout muna sa ating nasa live. Again, ang topic ngayon ay patungkol sa Sabat at patutunayan ng ating affirmative na ang Sabat na nasa 10 utos ay dapat ipangilin ng mga Kristiyano. At affirmative natin, si Camacho. Negative naman si Pastora Marina yung nagpapahayag kanina. Ayan, shoutout pala kay sa lahat ng nag-share, si Stepan Ayala, ayan, at si Vincent Yuri. Shoutout sa inyong dalawa. Ayan, so shoutout din kay Jerry Lumbis, ayan, Belyamer. Shoutout sa inyo. So hintayin natin si Pastora na bumalik. However, meron tayong rules dito, mga kapatid.
at 5 minutes pag hindi pumasok yung ating na-disconnect ay makakancel yung ating debate, no? Kasi hindi tayo pwedeng maghintay ng matagal. Ayan, so set ko lang yung aking timer, ha. Okay, so habang naghihintay sa ating pastora, ayan, so tawagan ko muna siya. Check ko muna siya kung ano. Baka wait lang, ha. Senda natin siya ng bagong yung link. Ayan, baka hinahanap niya. Ayan, so shout out at live ba tayo ngayon sa ano din kay Pastor Alexander. Ayan. I think live tayo dyan. Shout out din kung merong nanonood dyan as kay Bro Alex na live streaming. Ayan. At enjoy lang sa ating debate ngayon. Ayan. So siguro magbabasa tayo ng mga ilang comment. Ayan. Good evening by Samuel Quezon. Ayan. Kay Klimako, ang sabat na dapat ipangili ng mga Kristiyano ay ang sabat ng kaluluwa na itinuro ni Kristo sa Mateo 11:29. Si Jerry Lumbis naman, Genesis 2:1 verse 3, kapitong araw pastora ay sabat. Shout out din kay Bobby Kwento. Ayan. So shout out sa inyo, no? At hanap tayo ng mga comment dito. Meron pa ba? Sana pa yun. Wait na, mga bro, ha. Ayan. Shoutout pala dito sa ating nasa live din. Kasama natin dito yung ating mga kaibigan, nandito si Ron. Freelancer pa din ba si Ron? Yeah. Si AJ din ng End Time. End Time pa si AJ? Then, si Jose ng SDA, si Harvey ng SDAC. Nandito din si Pastor Alexander ng Baptist Saraki ng Seventh Day Adventist Noel Perfecto ng Catholic. Ayan, so ito yung ating mga kasama sa puyatan, no? Meron tayong halos 20 live viewers ngayon. At shout out dyan sa ating mga comment. At sabi ni Pastor Alexander, may the best salvation win. Ayan, so sabi ni Vincent, go Brother Fernando Camacho. Ayan. So nagsisin si Pastora pero hindi siya nagre-reply sa akin. Ayan. At hindi ko alam kung chinachat ko siya actually. So for the record lang, inaano natin siya. Nagsend na din ako ng link, ha. Ayan. So baka merong emergency problem or ano. Teka, ha, hinahanap ko yung comment natin. Saan na ba yun? Nawawala. Ayan, so siguro babalik kami mamaya-maya, mga kapatid. At tabay lang kayo dyan. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Okay, nakabalik na si Pastora. Ayan.
So, Pastora, nakamute ka, Pastora, ha? Hindi ka namin madinig. Ayan. Pastora, nakamute ka, hindi ka namin madinig, ha? Nakamute ka, Pastora. Nagsasalita ka, I think. Okay na, okay na. Ayan. So, I think naghahanap ka pa ng pwesto. Pero, ano lang, Ilang minutes pa ako. Meron ka ng 5 minutes and 44 seconds sa pag-present. Ayan. Oh, ilang pa ang aking naiiwan? 5 minutes and 44 seconds nga. Meron pang 5 minutes and 44 seconds? Oo. Okay, itutuloy ko na kasi nagluloko din yung aking biglang nawawala. Sige lang. Ngayon, sige, proceed, Pastora. Okay. So, ang aking tatayuan ay yaong mandatory sa SDA na lahat ng mga Christians, believers, kailangan lang tuparin ang Sabat. Yun daw ay day of worship. Pero hindi niya napatunayan na ang fulfillment ng moral law, the Ten Commandments, all the laws, the Mosaic law, is the Lord Jesus Christ incarnate. Kaya siya nagkatawang tao ay para tuparin niya ang buong kaudusan dahil yun ang kanyang testimony, yun yung kanyang sinasabi na ito yung sinasalita ko sa inyo, sabi niya sa mga alagad niya sa Luke 24:44, kailangang matupad ang lahat ng nasusulat sa law of Moses. So yung law of Moses, yung Pentateuch yun, lahat yun, including the Ten Commandments, the prophets, so lahat ng prophets up to John the Baptist, prophet yun, and the Psalms, so lahat ng mga nakasulat sa buong kasulatan sa Old Testament, lahat yun ay patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. At sinasabi pa, the law is our tutor to Christ so that we will be justified by faith in the Lord Jesus Christ. So mahalaga talaga ang pananampalataya, hindi yung pagsunod sa Sabat o sa kautusan. Dahil kung ikaw ay mananampalataya na ng Panginoong Hesukristo, magagawa mo ng higit pa yan sa hinihingi ng law. Why? Because your motivation, your highest motivation is your love for the one whom you put your complete trust, the one who saves you from your sins, from condemnations, and from the penalty of death. Diba? Siya ay namatay, kinuha niya yung ating penalty of death. Lahat ng kasalanan natin ay kinuha niya, siya ay namatay para sa atin. Para pag tayo na ngayon ay sumampalataya kay Lord Jesus Christ, ligtas na tayo and we have been redeemed from the curse of the law. At saka ano pa? At sinasabi pa dito na ang Sabat po ay hindi po yan yung day of worship. Dito na lang yan na sa middle ano na lang. Hiningi ng Panginoon. Pero sa Genesis chapter 2 verse 1-3, wala siyang in-impose explicitly or implicitly, hindi siya nag-impose ng Sabbat keeping sa mga nauna, sa Israel. Nag-impose lang siya. Beginning of the Sabbat keeping is Exodus chapter 16 verse 22 hanggang ngayon. Pero nung dumating si Jesus Christ, nang tayo ay tinanggap na natin si Lord Jesus, we are no longer under the law. Sabi doon sa Galatians chapter 3 verses 24-25, we are no longer under the law. Hindi na natin kailangan ang tutor, ang tagapagturo, dahil nakilala na natin si Jesus. Ang law ay it emphasizes sin. Nalalaman mo na meron kang kasalanan dahil yan yung mga ipinapatupad sa Ten Commandments, but that has been fulfilled by the Lord Jesus. No man can perfect the law. It's the Lord Jesus Christ. Kaya nga, ano sinabi niya ngayon, na come to me all you who labor and are I will give you rest. Nakumpleto na tayo, perfect na tayo. We are already rest. We have already complete rest. Nakapasok na rin tayo doon sa complete rest na sinasabi doon sa Hebrews chapter 4 verses 1-13. Alam natin na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, and we have to accept. Last 2 minutes. Thank you. Okay. So ngayon, si Moses, siya yung sumulat kay Jesus. Ang sabi ngayon ni Lord Jesus, you do not believe
paano kayo sasampalataya sa akin? Merong isa, si Moses, sumulat siya ng patungkol sa akin. So lahat pala ng sinulat ni Moses doon sa Genesis hanggang sa Deuteronomy, patungkol lahat yun sa ating Panginoong Jesus. Dahil yung sinabi nga ng kapatid natin na si Jesus Christ yung I am who I am, ay siya yung Diyos na laging napapakita. Kaya ngayon si Moses, sabi ni Lord Jesus, ayaw yun si Moses, sinulat niya ang patungkol sa akin, pero ayaw yung lumapit, lumapit sa akin para magkaroon kayo ng everlasting life. So magpahanggang ngayon, marami pa rin ang nasa ilalim ng kautusan. And we know that the ministry of the law is condemnation and death. But the ministry of the law of Christ, nasa ilalim na tayo ng law of Christ, tandaan po natin yan, hindi tayo sa ilalim ng law of sin and death, ang condemnation. Dahil sinabi po sa Romans chapter 8 verse 1 and 3, there is now no more condemnation for those who are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death. Yung law na yan ay Ten Commandments po yan. So, ang kailangan po talaga natin ay sambahin natin, sampalatay, faith, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved and you will be received the Holy Spirit. Dahil pagka wala, hindi tayo sumampalataya kay Lord Jesus Christ, ay kahatulan pa rin tayo kahit na tayo ay sumusunod sa Ten Commandments. Thank you very much, okay. Brother Russia. Okay, so that is Pastora Marina ng TAFJ or Trinitarian All for Jesus. Siyempre, dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ni ng ating affirmative, Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. Your time start now, bro. Okay, so thank you po. Ang una ko pong tanong, sabi niyo po yung Ten Commandments ipinako nung nabayubay ang ating Panginoon. Saan tong talata, Pastora, na yung Ten Commandments ay ipinako na sa krus? Nakalagay po sa Romans chapter 10, verse 4, na Christ is the end of the law, the fulfillment of the law. At saka, nung napako siya sa krus, doon sa John 19:30, it is finished. Yun din ay the same Greek meaning sa Romans chapter 10, verse 4, completion. The Lord Jesus Christ completed the work of creation. Next question. Sa Genesis 1:3. Okay, next question. Sundan ko po muna kayo sa John 19. Okay. So yung bang sinabi niyang it is finished, yun bang pagsunod sa Ten Commandments o yung hula na yung hula para sa pagliligtas na kanyang gagawin? Categorical po yun. Categorical. Pag sinabing hula, sinabi na ni Lord Jesus Christ, all that is written about me in the law of Moses. Kasama na po yun, lahat na po yun, law of Moses. Pag yung law of Moses, Pentateuch yun. Next okay, question. Ulitin ko lang po ang tanong. Yung nasa John 19 na nagsabi nga, it is finished. Yung bang it is finished, tumutukoy sa Ten Commandments o doon sa hula ng kanyang pagliligtas? Sa Ten Commandments ba o sa hula ng pagliligtas? Both. Okay, next can I object, question. Mr. Moderator? Next question. Okay. Thank you. Okay, next question. So, next question. Ginamit nyo po yung Mark 12, nahagip nyo yung 30 to 31. Ano po? Ito bang utos na binabanggit dito sa Mark 12, 30 to 31? Utos lang ba ito sa Bagong Tipan? Hindi ba ito utos sa Old Testament? Yes, utos ba ito sa Bagong Tipan o utos din ito sa Old Testament? I-qualify ko po yan. Dahil ang lawgiver po sa Old Testament saka sa New Testament ay si Lord Jesus Christ din. So he has the authority. Can I object, Mr. Moderator? Okay. Anong objection natin, affirmative? Yes, categorical po yung tanong. Utos ba ito sa New Testament lamang o utos din ito sa Old Testament? Okay, utos ba sa New Testament? Sa New Testament binago na ni Lord Jesus Christ. Okay. So Pastor Marina, bigyan kita ng kung magpapaliwanag ka pa, pwede ka sa 20 seconds, ha? Pastora. Okay po.
Proceed. Sinabi ko po na sa New Testament po yan, dahil mas mataas ang standard ngayon ni Lord Jesus Christ sa pagsunod sa loving the Lord God with all your heart and loving your neighbor in the same way as the Lord Jesus Christ loves us. Yun po ang aking sagot. Next question. Okay. May nabanggit po kayo na ginawang dalawa na lang ang utos. Saan po talata, mababasa natin, ginawang dalawa na lang ang utos? Yun na po, di ba? Sa Mark 12, 29 to 31. Okay. Sige next po. Next question. Okay po, thank you. Doon sa binabanggit po ninyong Hebreo 4:1-3, alin pong kapahingahan yung binabanggit po riyan? Sabaton o katepausin sa wikang Grego? Paki-explain mo sa English po yung Greek na yan. Paki-pwede ba? Mag-object ako. Time stop. Okay. So, Pastora, clarification niya, no? Doon sa nagtatanong, however, pag clarification, Pastora, either tanggapin niya, ika-clarify niya, or mananatili siya sa kanyang tanong. So, ibibigay ko kay Fernando Camacho kung pwede ba daw i-explain mo yung dalawang sinabi mo, or magre-retain ka doon sa tanong mo. Pareho kasi itong nakasalin sa English na kapaana rest or kapahingahan. Kaya lang, siyempre, magkaiba ang lalim nito sa tekstong Grego. Kaya nililino ko, Mr. Moderator, kung yung bang rest na yan, yung kapahingahan na binabanggit sa Hebreo 4:1-3, yan ba ay nasa Greek text na katepausin o kaya ay sabaton? Okay, Pastora, yun lang yung clarification. Ready ka nang sumagot, Pastora? Next question or 10 seconds okay. Na pariwana? I will answer his sige. Question. So, yung rest na yan na sinasabi dyan, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang nakasulat dyan... Can I object? Time stop naman. Uh-huh. Camacho, ano nga yung another objection? Yes. Categorical question, okay. Yan ba ay katipausin or sabatismos? Katipausin or ba sabatismos? Talaga mamimili ka... Katipausin or sabatismos? Ayun, mamimili ka daw doon, Pastora. At kung hindi ka, wala ka mapili, pwede kang mag-next question, pwede ka ding magpaliwanag ng 10 seconds agad. Okay, magpapaliwanag ako. Just give me a few 10 seconds lang yan. Okay. 10 seconds. Okay. Proceed sa paliwanag again. I know that the hanggang well, ang sabi dito ay kapahingahan ng Panginoon. Next question. Next question na. 10 seconds is up. Okay. I answer dito already. Thank you. Next question. Okay. Next question po. Okay. Sabi po ninyo mahalaga yung pananampalataya, hindi mahalaga ang pagsunod. Hanggang ngayon po, kinukumpirma nyo po ba yung statement yung ito or gusto nyo baguhin? Mas mahalaga po ang pananampalataya. Gusto ko, ikaw qualify ko, okay? Mas mahalaga ang pananampalataya dahil sa pagsampalataya mo na bless ka na, gagawin mo na ngayon kung ano ang commands ng ating Panginoong Jesucristo. Mas mataas ang motivation mo, hindi dahil sa pagsunod sa law. Next question. Okay. Sabi niyo mas mahalaga ang pananampalataya kaysa pagsunod sa law. Ibig sabihin, mahalaga rin po pala na sumunod tayo sa law. Tama po ba? The law of Christ, not the law, the Mosaic law. It's the law of Christ that we follow because we are already under the law of Christ, under grace. Next question. Okay. Sabi nyo ay law of Christ. Ibig sabihin, yung Ten Commandments, hindi kayo naniniwala na law of Christ po yan? Yes or no? Naniniwala ako sa New Testament. Hindi yung law of Christ sa Old Testament na it is mandatory. Dito ay out of your love
devotion for the Lord Jesus Christ because you are already saved by grace. You have already the Holy Spirit, saved by grace, justified by the blood of the Lamb. Next question. Okay. So maliwanag po sa sagot ninyo, naniniwala rin kayo na yung Ten Commandments sa Old Testament ay law of Christ. Tama po bang unawa ko? Aha, law of Christ. The law of Christ, no, it's not, but the law of Christ is the Mosaic law. Ang law of Christ sa New Testament lang nag-a-apply. Next question. Okay, lilinawin ko lang po. Yung Ten Commandments doon sa Exodo 20, law of Christ po ba yon o hindi? Law of Christ po ba o hindi? Law of Christ in the Old Testament na yon ay mandatory. Yung law of Christ sa New Testament ay hindi mandatory because you it's from the heart. Willing yan, willingly, voluntary po yan. Doon sa Old Testament, pag hindi mo nagawa, mamamatay ka. Dito, pag hindi mo nagawa, meron ka pa rin pasubali. Next question. Meron ka pa rin. Next question. Opo. So sa makatwid, ay paniniwala rin ho ninyo, ayon sa inyong sagot, na yung Ten Commandments doon sa Exodo ay law of Christ. Tama ba yung pagkakaintindi ko na sa huli po ninyong sagot? Mosaic law po yun, hindi law of Christ. Ang law... Okay, so dyan natatapos ang first part ng ating debate. Running time talaga yan. At dako muna tayo sa ating pulsuhan muna natin yung ating nasa live. Shoutout kay Stephen Ayala. Debate po ata to, hindi tutorial. Ayan, shoutout kay Bobby Cuento. Mosaic law, tapos na. Sabi ni Jerry Lumbis, magkakaalaman na kung nag-aaral sa theology si Pastora. Ayan, shoutout din kay Stephen Ayala. Bro, Fernando, wag mo daw gamitan ng Greek. Mahahalata na wala silang alam. Shoutout din kay Jerwell Cidienio. Wala nang hatol sa mga nakay Kristo. Tama yan. Ang tanong kung tayo ba ay lalabag, masasabi man natin na nakay Kristo pa tayo. Ayan, so shoutout din kay Tantan. Sabi niya, sister, sabi nga ni Jesus, if you love me, keep my commandments. Ikaw, labag ng labag naman, susunod na lang po ako, sister, sa Ten Commandments. Mahal ko kasi si Jesus. Ikaw, sabi mo, mahal mo rin si Jesus para ayaw mo sa Ten Commandments. Delikado po ang turo ninyo. Shoutout din kay Jerry Lumbis. Sabi niya, malinaw naman na. At shoutout din kay meron palang nagreklamo na putol-putol, so malinaw naman daw. Ayan, shoutout din kay Climaco. Ayon kay Juan 5:18, sinira ni Kristo ang Sabat na ikapitong araw. Shoutout din kay Tantan Gonzales Lanipa. Sister, sabi mo kasama na ipinako sa krus ang Ten Commandments, so ibig sabihin safe na ako mang babae, magpatay, magnakaw. Aral demonyo yata ang dala mo, sister. Delikado po, kahit logic committee natin, mas safe po tayo kung susundin na lang natin. Mahaba yung comment niya, basahin nyo na lang. Shoutout kay Tena Mercado. Pa-shoutout naman dyan, Sir Russia. Good luck, bro Camacho. Si Jessler Joy Alimis. Brother, the Sabbath was made for man. Kasama tayo dyan, brother. At si Samuel Kizon, good evening po. At si Jessler Almines watching from Norway. Ayan, so maraming salamat sa ating mga kapatid dyan, mga si John Paulo, napapa-shoutout dyan. Hinks Kobo Boys, ayan, shoutout sa inyo. At tuloy-tuloy tayo dito sa ating rebuttal stage. Mauna ulit yung ating affirmative. Ulit ang pinag-uusapan nila, mga kapatid, ay patungkol sa Sabat, na pinatutunayan nga ng ating affirmative na ang 10 utos ay dapat ipangilin ng mga Kristiyano. 10 minutes para sa iyo, bro. Your time start. Okay. So, sa ikalawa nating pagtayo, and nakita ko na yung ginawang rebuttal ay medyo hindi tayo nayanig, mga kapatid. At mapapansin ho ninyo, nung tinatanong natin kung yung bang Ten Commandments na nasa Exodo 20, yan ba ay law of Christ? So, mayroong pagwiwigil na nagaganap sa pagsagot, no? Una, sasabihin, law of Christ. Pagkatapos, pagka itatanong mo ulit, ay hindi na siya law of Christ.
pagbabalik mo ulit, loop of risk siya. No? So, walang talagang firm na stand ang negative tungkol dito. Pero tayo, naninindigan tayo na ang Ten Commandments na nasa Exodo 20, yan po ay law of Christ. Bakit? Sapagkat si Kristo ang nagbigay niyan. Ginamit ko nga yung Juan, no? Sabi ng ating Panginoon, bago ipanganak si Abraham ay ako nga. Yung nagbigay din ng Ten Commandments, no? Si ako nga rin ho. Ano? Kaya maliwanag na law of Christ po talaga yan. No? At hindi po na-debunk ng atin pong negative side na si Moises ay Kristiyano, ay hindi Kristiyano. Ano? Kasi isa ito sa nagpapatunay na ang Sabat dapat sundin ng mga Kristiyano kasi si Moises ay isang Kristiyano. Ano? Ito yung hinihintay ko na i-debunk. Kaya lang ay hindi ho na-debunk. At sa palagay ko, kahit na ito ay sikaping na i-debunk mamaya, hindi ho mangyayari. Lalantad lamang lalo ang katotohanan na si Moises ay isang Kristiyano. At bilang Kristiyano, sinunod ni Moises ang kautusan ni Kristo doon sa Exodo 20. At nagpapatuloy yan hanggang sa panahon ng bagong tipan. Bilang kautusan ni Kristo, ang sabi ni Kristo, "If you love me, keep my commandments." Kaya sumusunod tayo sa Ten Commandments, hindi sa pansarili nating kagustuhan lamang, kundi dahil refleksyon, bunga, resulta ito ng pagkatanggap natin ng promise of salvation. Kaya kung babalikan ninyo ang Efeso chapter 2, verse 8 to 9, hindi tayo nagkaroon ng promise of salvation dahil sa pagsunod sa anumang batas, kundi dahil sa biyaya. Pagkaraan, ibigay sa atin ang promise of salvation. Ibaba lamang ninyo sa talatang Gis ng Efeso 2, tayo anya'y kanyang ginawa para sa mabubuting gawa. Kaya, bilang mga Kristiyano, inaasahan tayo ng Diyos na magiging masunurin sa Kanya. Totoo na masigit na mataas ang antas ng pananampalataya. Dahil nga sa pananampalataya, kaya tayo sumusunod sa kautusan ni Kristo. If you love me, keep my commandments. Kasama diyan yung Ten Commandments doon sa Old Testament. Yan. Ngayon, isa pang bagay na gusto kong makita ho ninyo pa. Yun daw Ten Commandments ay hindi raw po day of worship. Dito ay nakikita ko na malaki ang medyo kakulangan sa pag-aaral, no? Kasi day of worship po yan eh. Basahin ninyo ang Levitico 23, talata 3. Day of worship po yan. Even sa God's Word ng Mark 2:27, yan po ay day of worship. Hindi po pwede ho na hindi natin tatanggapin na day of worship po yan. Yan. Kaya hindi ito simpleng pagpapahinga lamang. Ito ay isang pag-worship talaga sa ating Panginoong Diyos. Kaya maling sabihin hindi yan day of worship. Kasi ang mga talata ng Biblia, nagsasabing yan ay day of worship, mga kapatid. At ang day of worship na yan, ginawa para sa tao. Na hinihintay kong matutulan ng negative side na ito hindi ginawa para sa lahat ng tao. Pero hindi ho niya na-debunk. So dalawang poste na natin ang ipinapaalala ngayong gabi na hindi po nagiba. Yan. Then, isa pa sa nakikita ko, yung Ten Commandments niya ay pinulfilled na ng ating Panginoon. Mali ho, mga kapatid. Ang Ten Commandments sa pagparito ng ating Panginoon, ipinakita niya yung lawak ng kautusan. Ipinakita niya sa atin papaano natin tratratuhin tama ang pagsunod sa kautusan kasama na ang pangingilin ng Sabat. May binabanggit sa atin sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 42, talata 21, ganito ang atin pong mababasa. The Lord is well pleased for His righteousness' sake. He will magnify the law.
and make it honorable. So ipinakita ng ating Panginoon, papaano natin susundin ng tama ang sampung utos? Marami kasi sa panahong ito, sa panahon ng luma at bagong tipan, mali ang pagsunod nila. Akala nila, ano, ganun lamang ang pagsunod, pero hindi ho ipinakita ng ating Panginoon yung lawak ng kautusang ito kung papaano natin susundin. Then, kaya mali po na sabihin, finulfilled na ito, kaya hindi na dapat sundin. Isa pang point na gusto kong makita, yung paggamit po ng Mark 12:30 hanggang 31. At tinanong natin, yan ba utos din sa lumang tipan? Aba, hindi raw ho, mga kapatid, sapagkat utos yan sa bagong tipan. Pero mapapansin ninyo, buhat sa Deuteronomy, Kapitulo 6, Talatang 5, ganito ang wika. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ito rin yung nasa Marcos 12:30, hindi ho ba? Abay, utos na pala ito sa lumang tipan. Kasi nga utos ito ni Kristo eh. Ganon din yung nasa Marcos 12:31. Tignan ho ninyo naman ang aklat ng Levitico 19:18. Ganito rin ang ating mababasa. Ano po? Yan. 19:18. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit laban sa mga anak ng iyong bayan. Kundi, eto na, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. Hindi ba't yan din yung nasa 12:31 ng Marcos? Yun. Kaya hindi ito bagong utos. Ang utos na ito yung buhat pa sa lumang tipan. Utos na ito ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan. Kaya sa gabihong ito, hindi napapatunayan na yung sabat na nasa 10 utos hindi dapat sundin. Ano po? Yan. Ngayon, ano pa ang inano niya rito? Yung paggamit ng Mateo 5:18. Yan. Dito maraming nangamamali, akala nila yung tinutukoy diyan, ano, na finulfilled yung Ten Commandments. Hindi po. Pag binasa niyo po ang konteksto niyan, yan po ay tumutukoy sa hula ng pagdating ng Kristo. Yun. Yan. Yan po yung binabanggit po diyan na natatala o nakahula sa aklat ng Tura at ng mga awit. Kapag binabanggit po yung dalawa na yan na magkasunod, kautusan at mga awit, ang tinutukoy po niyan yung Old Testament na tumutukoy sa hula ng pagdating ni Kristo, hindi yan tumutukoy sa pagsunod lamang sa Ten Commandments. Ano po? Yan. So, dyan po natin uunawain yung talata pong yan. Kaya wala nga mababasa na yung Ten Commandments ipinako po sa krus. Maraming ginamit na talata, hindi lang naunawaan. Halimbawa, yung Roma 8:1, tama, pag tayo na kay Kristo, wala nang hatol. Bakit wala nang hatol? Sapagkat yung na kay Kristo, bagong nilalang na. At yung bagong nilalang, ang sabi ng aklat ni Juan, hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Kaya paanong magkakaroon ng hatol kung ang tao hindi lumalabag sa Ten Commandments? Thank you. Hindi lumalabag sa Ten Commandments, ano nga naman yung hatol sa kanila? Yan yung tunay na nakay Kristo. Pero pansinin ninyo, yung nagsasabing may pananampalataya pero ayaw namang sumunod sa 10 utos, ganito ang sabi sa atin. Ano ho? Huhugutin natin yung Juan 3, baba tayo sa 36. Kasi Juan 3:16, maliligtas ang tao kung sasampalataya. Sapat na ba yun? Hindi ho. Sabi sa Juan 3:36, baba lang tayo. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay kundi puot ng Diyos ay nananatili sa kanya. Sa makatwid, yung may pananampalataya na sumusuway kay Kristo, may hatol. Pero yung sumasampalataya ng totoo na hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, yun ang wala ng hatol. Ganyan ho yan, mga kapatid. Kaya doon sa Mateo 7, ay sayang. Sige po, maraming salamat. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating affirmative. At adako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating second cross ito, ng ating negative. Pastora, paki-unmute muna, Pastora. Okay, 7 minutes, Pastora. Your time start now. Okay, so ngayon, ang sabi mo, hindi mahalaga ang pananampalataya, oo o hindi. Hindi, yes po. Or no?
No, hindi ko sinabing hindi mahalaga ang pananampalataya. Ang sabi ko nga, ang pananampalataya ang siyang mataas na estado ng ating dapat kalagyan. At dahil sa pananampalatayang ito, kaya tayo nagmamahal sa ating Panginoon, sinusunod natin ang kanyang utos na if you love me, keep my commandments. Ang pananampalataya ang nagtutulak sa atin para tayo'y magbunga. Yan. At yan ay naganap dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya dapat po tayong magsabat. Next question, ito. Pagka ikaw ngayon ay lubusan at tuluyang nananalig sa ating Panginoong Jesus, at let's say ang isang taong mananampalataya, hindi niya nagawa ngayon yung sabat na sinasabi ninyo. Namatay siya, ligtas ba siya? Oo, hindi. Hindi ho natin masasabing ligtas siya o hindi siya maliligtas sapagkat hindi tayo ang tagahatol. Ang tungkulin lamang natin ipangaral ang Ebanghelyo. Ang Diyos po ang magpapasya kung siya hindi maliligtas o maliligtas. Ang Diyos ahatol ayon sa kanyang puso. Ayon po ang ating tugon. Pero mas maganda na, ipangili natin ang sabat upang maipakita natin yung bunga ng pananampalataya natin. Ang next question ko is, yan ang sinabi mo, hatol, ang Diyos ang humahatol. Pero may nakasulat sa John 12:48 na Jesus Christ ay naparito hindi upang hatulan ang sinuman. Merong hahatol sa kanya sa huling araw yung salitang hindi niya sinampalatayanan. Yung salita ni Lord Jesus Christ na hindi niya tinanggap. Ngayon, ang sinabi mo, pag namatay ngayon, ang Diyos ang hahatol. Ngayon, ang aking itatanong sa iyo is, nakasulat sa Bible na believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Nakasulat yan. Ngayon, namatay yung isang tao na hindi niya na naganap yung sabat. Ang tanong ko is, ligtas ba yung taong iyon? Oo, hindi. Hindi ako makakapagbigay ng hatol sapagkat hindi nga ho kami tinalaga bilang taga-hatol sa lupang ito. Ngayon, kung pagkatapos ng manampalataya, inabutan siya ng kamatayan. Aba, baka matulad siya doon sa nakapako sa krus. Wala nang pagkakataon para siya isumunod eh. Maliligtas siya sa ganong kalagayan. Pero kung sa kabila ng kanyang pananampalataya, aba, hindi talaga siya sumusunod sa kagustuhan ng Panginoon. Ang bagsak niya, Matthew 7:21-23. So, hindi mo nasagot yung aking tanong doon. Ay, can I object, Mr. Moderator? Okay. Stop na. Okay, objection. Sige, ang tanong ko lang is kung... Wait lang, Pastora. Ganito, naiintindihan ko naman yung objection. At I think doon sa side comment ba? At huwag mong sundan, Pastora, ng side comment yung sagot niya. Ang gagawin mo lang talaga magtanong. Ayan, either. Pero pag magpe-premise ka, okay lang naman. So, Pastora, proceed ka sa yung next question. Okay, ang next question ko is... Ang tungkol siya sa pagsunod sa kautusan. So, hindi ka naniniwala o tanggap mo ba na ang buong kautusan sa Mosaic Law, yung moral law, ay kasamang ipinako ni Jesus Christ sa krus nang mamatay siya, nang magkatawang tao siya, para maligtas tayo, matubos tayo sa sumpa ng kautusan. Yes or no? Hindi po ako naniniwala na yung Ten Commandments kasamang ipinako sa krus. Ang kasamang ipinako sa krus, yung mga usapang nasusulat sa palatuntunan. Diyan pumapasok yung ating mga pagkakautang, kaya ipinako yun sa krus. Hindi kabilang doon ang Ten Commandments. Sapagkat ang Ten Commandments hindi kailanman umaanin kay Kristo. So naniniwala ka ba sa nakasulat na yung isang paghahandog ng ating Panginoong Jesus ng kanyang buhay sa Diyos Ama, ito ay we are perfected forever. Those who are being sanctified are perfected forever by just one suffering, hindi yung pagsunod sa kautusan, yes or no? Paki-elaborate nyo ho ng mabuti kasi... Sa Hebrews chapter 10 verse 14 nakalagay po doon na that by one offering of the Lord Jesus Christ he has perfected forever those who are being sanctified. So ito po ay naglalarawan po sa atin na talagang ang Panginoong Jesus lamang ang ating dapat tanggapin para ma-perfect tayo, hindi yung pagsunod sa kautusan. Yes or no? Yes, tama po yan.
sapagkat ang kautusan hindi tagapagperpekto. Ang tagapagperpekto yung nagbigay ng kautusan. At upang tayo hindi na magkasala o magpatuloy sa pagkakasala, ang sabi nung nagbigay ng kautusan na siyang pumeperfect sa atin, if you love me, keep my commandments. Kaya walang pagpapasya para labagin natin ang kautusan kanyang ibinigay, lalo na yung Ten Commandments. Ayan po yan. Okay. So, yan ang sagot mo. Okay, papalo up ko ngayon. Noong napako ngayon si Lord Jesus Christ na sumigaw siya na it is finished, dahil sinabi natin na by one offering, sacrificial offering of the Lord Jesus Christ, He has perfected forever those who are being sanctified. Hindi ba kasama yung Ten Commandments doon sa pagkakapako sa Kanya sa krus para ma-perfect tayo? Yes, Lord. Hindi ho kasama yung Ten Commandments. Wala ho kayong mababasa na yung Ten Commandments ipinako po sa krus. Yung it is finished, tumutukoy po yan doon sa kanyang gawaing paghahandog, pagliligtas. Yung po ang natapos, yung ceremonial law na, na umaanino sa kanya. Pero yung Ten Commandments, hindi po yan ipinako sa krus. Wala kayong mababasa na yan ay ipinako sa krus. Kaya hanggang ngayon, dapat ipangilin ang Sabat ng Kristiyano. Next question. So ngayon, dahil hindi kasamang napako sa krus yung Ten Commandments, so kayo ngayon ay still under the law of Moses, yes or no? No, hindi kami under the law ni Moses, under the law kami ng ating Panginoong Jesucristo. Yung Panginoong Jesucristo na nagbigay ng kaligtasan, yun ho ang aming sinusunod. Doon kami napapailalim sa kapangyarihan ni Kristo. If you love me, keep my commandments, ang wika. Ang Ten Commandments, hindi tagapagligtas, dapat ang sundin natin yung nagbigay ng Ten Commandments bilang tagapagligtas. Ayun. Kaya sa panahon natin, dapat sundin, ipangilin ang Sabat ng mga Kristiyano. Hebreo 4:9. Ngayon, sinasabi ninyo na iniibig ninyo ang Panginoon. Bakit isa lang, ang Sabat day lang ang inyong, Sabat day lang ang day of worship ng, one day ang day of worship ng mga SDAs? Yes or no? No. Lahat ng araw, dapat tayong sumamba sa ating Panginoon. Kaya nga kami, mayroon kaming gabi-gabing pagsamba. Araw-araw po yan. Ano? Kaya lang ang paksa kasi ngayon, gabi, ay tungkol sa araw po ng Sabat. Kaya dyan sa Sabat, napupokus ang usapin. Ano? Bagamat nasasali na ang buong 10 utos, pinagbibigyan na lang natin. Pero ang usapin kasi, Sabat. So yung sa Revelation chapter 1 verse 9, yung sinatawag na Lord's Day, yun yung first day of the week na sinasabi ninyong Sunday. Yan din ba ay inirecognize ninyo na day of worship for the Lord Jesus Christ, yung Sunday, the first day, the Lord's Day? Day of worship. Hindi po. Kasi hindi po yung Sunday, yung Revelation 1:10. Hindi yan Sunday. Mali ho, magiging unawa ninyo pag ginawa ninyo yung Sunday po yan. Ang Day Lord's, of the Lord. Objection. Objection natin. Ang sabi ko po ay yung first day of the week na yan ay Lord's Day. Okay. So, yan ba, I think, So, naiintindihan ko na. Day of worship. So, dun sa tanong mo, Pastora Marina, nakukuha naman ni Bro Fernando at tumutuloy-tuloy siya sa doon sa sagot niya ba? At ang sagot niya nga ay, ano nga yun, Bro? Categorical question po kasi yung kasi nagot ko na. Okay, next no. Question. Hindi, wait lang. Kasi na-interrupt si Camacho doon, Pastora ba? Doon sa pagsagot okay niya. Po. Okay po. Itong natitirang 14 seconds, Camacho, ito yung isasagot mo doon sa previous na tanong niya. Ha? So, proceed ka, bro. Okay. Yung Revelation 1:10, hindi po yan linggo. Kaya maling isipin na linggo po yan. At dito tumiting ka, dapat nga talaga nating sundin ang araw ng Sabat upang ipangilin, sapagkat mali-mali na po ang interpretasyon ng negatibo time. Mga talata. Time. Okay, so dyan natatapos ang ating second cross. Pero tama. Bago yan, mag-refresh muna ako ng browser ha, dahil medyo ano siya. Ayan. Okay, so dako tayo sa ating rebuttal din ng negative, Pastora Marina ng TAFJ. 10 minutes
Sister, your time start now. Sa Old Testament, ang pagsunod po sa kautusan, sa Mosaic Law, ay ganito. Obey the commandments or and you will be blessed. If you do not obey, you will be penalized or you will die or you will be cursed. Sa New Testament naman, because we believe on the Lord Jesus Christ, mandatory po yun, na kailangan tayong mananampalataya para tayo ay maligtas. At kaya tayo susunod sa kautusan. Hindi ko sinabing hindi tayo susunod. Susunod tayo sa kautusan dahil ito ay bunga ng ating pagmamahal, pag-ibig, pananampalataya doon sa tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo. So ang ibig sabihin po nito, dahil ang pagkakatawag po sa atin, ang universal calling ng Panginoong Hesus doon sa Matthew 11:28 hanggang 30, yung come to me all ye who are heavily laden and I will give you rest, who are weary and hard. Ito po ay kabuuan. Pag tinanggap na po natin si Lord Jesus Christ na ating Savior, ating Panginoong Diyos at ating lahat-lahat, kaya all in all na tayo, we are complete in the Lord Jesus Christ. Susunod tayo, hindi dahil sa we are mandated to obey the Ten Commandments. No, we are not mandated. It is because we love the Lord Jesus Christ. Mas mataas ngayon ang antas ng pagsunod ng mga mananampalataya kay Lord Jesus Christ dahil meron na silang Holy Spirit at hindi na nila kailangan pa ng one day of the week to observe the Sabbath dahil every day is a rest day. Daladala nila si Lord Jesus Christ sa buhay nila, binibigyan sila ng kapahingahan ng ating Panginoong Hesus. At sinasabi rin natin na pag tayo ay nandoon pa rin sa kautusan, sumusunod tayo sa kautusan, tayo pa, ang sinabi natin, tatayuan natin doon sa James 2:19, ang sinabi, pag sumusunod ka sa buong kautusan, pero ikaw naman ay nagkakasala sa isa, sa buong kautusan ka nagkakasala. So ngayon, hindi tayo nakakatiyak. Ang mga SDAs ba talaga na natutupad nila yung day of rest nila na Sabbath yun, Sabbath sa kanila yun, day of worship. Let's say kung mayroong isang Sabadista na may pasok siya sa pagsabado, hindi siya nakakasunod, meron bang penalty yun? Sa Old Testament, so sinabi niyo, yung sa Old Testament law of Christ, sa New Testament law of Christ din. Dapat meron kayong tinatawag na consistency, dahil law of Christ doon sa Old Testament ay sinabi ng Panginoong Hesus na pag hindi nyo nagawa ito, pag hindi kayo sumunod, babatuin kayo hanggang sa kayo ay mamatay. Pagka ikaw ay hindi Sabbath keeper, you will die. Ay, sabi ng Panginoon, ito ay paalaala ko sa inyo. Ngayon ba sa New Testament, ang paalaala na lang sa atin ng ating Panginoon, ay yung nakapatak sa atin. We are sealed by the Holy Spirit. So ang nakikita ngayon sa atin, yung salvation pa rin natin. Kaya nga sinasabi natin na tayo ay susunod dahil ligtas tayo. Hindi dahil para sumunod sa kautusan, dahil lahat ng kautusan na yan, masusunod natin dahil nabubuhay sa atin ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga po sinasabi doon sa 1 Corinthians 1:30 na Jesus Christ is our wisdom to God and from God. He is our righteousness, ang ating katwiran, our holiness. Doon sa Old Testament, susunod ka para masanctify ka, maging holy ka. Pero dito sa atin, si Kristo na mismo yung holiness natin. Kaya anuman ang mangyari right at this very moment, nakunin tayo ng Panginoong Hesus, we are saved. Because the Word of God says, kailangan ikaw ay, sabi sa nga sa Acts 16:31, ano po ang dapat namin gawin, mga Ginoo? Ang sabi ngayon ni Pablo, ay ni Peter, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. So salvation is important. Dahil apart from salvation, we cannot do, apart from the Lord Jesus Christ, sa
Sabi nga ni Lord Jesus sa John 15 verse 5, apart from me, you can do nothing. And without the Lord Jesus Christ, we are absolutely nothing. Ngayon, kung tayo ay wala nga sa ating Panginoong Jesus, wala tayong kakayahan para makasunod kay Lord Jesus Christ. It is only because the Lord Jesus Christ is living in us that we are able to fulfill the whole law at mas mataas pa rin ang pamantayan. Pero ngayon, ang sinasabi natin ngayon, lahat ba ng mga SDAs na susunod nila yung Sabat? Kaya nga tinubos na tayo. Kasama na yan. Kasama na yan. Kasi hindi magiging perfect ang sacrifice ni Lord Jesus Christ sa Diyos Ama kung meron pang naiwan na law doon sa Old Testament. Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa Luke 10:44, ito ang mga sinasabi ko sa inyo na lahat ng nasulat. So lahat ng sulat. Hindi pa nasulat yung 20 commandments sa Exodus 20, yung 10 commandments. Hindi pa nasulat. Sulat doon. Tinubos na tayo ni Lord Jesus Christ doon dahil alam niya, hindi natin kaya. Nung dumating si Lord Jesus Christ, He is the servant of the Lord. Yung magagawa, hindi magagawa ng isang servant na kamukha natin because we are still in the flesh, we can be a faithful, good servant. Why servant? Because the Lord Jesus Christ is living in us and through us with us. And so, we are able to fulfill. Ngayon, ang taong ligtas, sa oras na ito na may mangyari sa kanya, katulad ngayon na magnanakaw na sa kanyang kanang kamay, hindi na kailangan pa niya, he will keep the Sabbath para masave siya. Ano na sinabi niya? Lord, tumawag lang siya, Lord Jesus, remember me when thou comest into your kingdom. Alam niya, may eternal kingdom ang Panginoon, and so the Lord Jesus Christ promised at that very moment, mamamatay yung kanyang katawang tao, pero hindi naman namamatay ang kanyang pagka-Diyos. Today, you shall be with me in paradise. Kaya, ang fulfillment of the law ay ang Panginoong Jesus. Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Kaya kailangan natin, kaya si Jesus Christ, siya na ngayon ang nagkusang loob na mapako sa krus upang kanyang pagkasunduin ang mga Hudyo at ang mga Hentil, Grego, para yung promise of the Spirit na ipinangako doon sa Old Testament, tanggapin din ng mga Hentil sa ating kapanahunan, yung mga believers. Kaya yung ang law, yeah, we are not mandated, it's not mandatory on our part, it is voluntary, it is from the heart, willingly, because we love the Lord Jesus Christ. Kaya nga po sa Colossians chapter 3 verse 17, di ba, verse 17, 21 to 23, ang sabi po doon, whatever you do in word or in deed, do it for the glory of the Lord Jesus Christ in the name, giving thanks to God the Father through Him. And it is the Lord Christ that we serve, for from the Lord we will receive our inheritance. So yung sinasabi mo, nahahatulan sa mga gawa, hindi tayo, ang mga nakay Kristo Jesus ay hindi na yan hahatulan, wala nang paghatol. Pero pag ikaw ay mandated ka ng Ten Commandments, you have to follow that, you have to keep it, to keep the Sabbath, then you are under the law of sin and death, sabi doon, the law of condemnation. But we are under the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Dahil ang Spirit, it will abide forever. Ang Spirit ang siyang nag-uudyok sa atin, nag-gumawa tayo. We have to worship the Lord Jesus anywhere, anytime, any day. Endlessly worshiping the Lord. Our life as a Christian, as a believer, is always a life of worship. We are always in direct communication with the lawgiver today and the lawgiver of the but we follow, we keep the commandments because we are saved, not to be saved. Yun ang tinatayuan ng negative, ng affirmative. And ang negative ay ang law, kasama na doon sa Romans 10:4. Yung law na yan ay walang exception yan. Otherwise, sinulat dapat ni Pablo. Ito, Christ is the end of the law except the Ten Commandments. No, it was not written like that. It was as a whole. We cannot chop the whole Mosaic law. Iiwanan niya yun. Then the
the offering of the Lord Jesus Christ on the cross of Calvary will not be perfect, and we will not be perfected by that offering, because we still have the Ten Commandments to follow in the new commandments. In fact, the Lord Jesus Christ was already the one who fulfilled the law. He was the only one who can love God the Father with all his heart, with all his soul, with all his mind. Thank you. Praise the Lord Jesus Christ. Okay. Okay, so that is the rebuttal ng ating negative, Pastora Marina, ng TAFJ or Trinitarian All for Jesus. At syempre, dako tayo sa 7 minutes na second cross ng ating affirmative. Fernando Camacho ng Seventh Day Adventist. Your time start now, bro. Okay. Sabi niyo po, mas mataas ang antas ng pagsunod. Binanggit niyo po kanina, taliwas naman ito doon sa una ninyong pahayag na mas mataas ang objection. Time stop muna. Objection. Okay, anong objection natin? Ang sinabi ko po, kailangan nating sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. Yun po ang mandatory. Okay. Lord Jesus Christ. Okay. So, bago tayo makasunod. Okay, sister. So, parang sinasabi ni sister na yun daw yung sinasabi niya. Bro, Fernando Camacho, counter objection dun, bro? Yes, kahit i-rewind natin itong yung talaga sinabi niya, mas mataas ang antas ng pagsunod. Okay. Dito sa kanyang second presentation, kaya dito ko siya tatanungin. Okay. So, pero kung ayaw niya na ito, magne-next question ako. Okay, so ganito yung ating hatol dyan, no? Actually, hindi ako judge kung sino nagsisinungaling sa inyong dalawa, no? However, dito lang ako sa tanong, which is para sa akin, that is a valid question. Ayan. So, nasa audience na lang yan kung sino yung ano, no? Pero, Bro Fernando Camacho, magpapatuloy kasi. I-revise mo na lang. Okay, so, proceed tayo. Okay. Dahil ang pagsunod ay mahalaga rin, ang tanong ko po ito, kasalanan ba sa Diyos o mabuti na ipangili ng araw ng Sabat? Kasalanan ba ito sa Diyos o mabuti na ipangili ng Sabat? Categorical po yun. Categorical. So, sa aming mga believers, ang Sabat po, walang Sabat po. Time stop. Okay, objection natin, affirmative. Yes, maliwanag po yung categorical. Kasalanan ba sa Diyos? Kasalanan ba sa Diyos? O mabuti na ipangilin ang Sabat? Okay, Pastor Marina. Kasalanan ba o mabuti? Meron ka pa pipilian doon, either kasalanan or mabuti, or magpapaliwanag ka ng 10 seconds kung hindi ka makapili, or next question agad. Or counter-objection, anong gagawin natin? Hindi naman kasalanan. Mabuti naman ang sumunod. Ayan. Iko-qualify ko? Yes, syempre. 20 seconds pasok. Dahil sa mga believers, hindi po Sabat ang tawag dyan, kundi rest. Ang bawat araw po sa believers, walang particular na Sabat. We are not mandated to keep the Sabbath law na katulad ng mga SDAs. The law of the Spirit ay lahat ng araw. Okay, next question. Nang sabihin ng ating Panginoon, ginawa ang Sabbath para sa tao, kasama ba ang Kristiyano doon sa pangingili ng Sabbath na yon? Yes or no? Iko-qualify ko yung yes ko, okay? Okay. Yan sinabi niya ngayon that the Sabbath was made for man, di ba? For lahat kasama. Pero yung Sabbath na yan ay pamamahinga, hindi yung compulsory yan. Dahil ang Panginoong Jesus mismo ang Sabbath natin. Matthew 11:28. Si Jesus Christ mismo. Okay. Yung Matthew 11 na binabanggit mo ninyo, yan po ba ay Sabat na Sabaton o Anapausin? Yan ang sinasabi ni Lord Jesus Christ dyan. Siya yung mismong Sabat. Time stop. Okay. Wait lang, Pastora, ha?
Meron ka namang counter mamaya. Kamacho, again, anong objection natin? Kasi sabi po niya, yung pong Macho 11 ay Sabat. Okay, kaya tinatanong ko po, yung bang Sabat dyan na sinasabi niya, yan ba ay anapausin sa tekstong Grego o Sabaton? Okay. Anapausin o Sabaton? Okay, so inaano ko yung objection mo, bro, at pinapasagot mo talaga yung kabila patungkol doon sa dalawang papipilian, either anapausin or ano nga yung Sabaton. Or Sabaton. So Pastora, mamimili ka ba doon or magne-next question tayo or Next question na lang kasi. Okay, thank you. I do not understand. Next question. O saka yung Sabaton. Next question na. Sige. Okay, next question. Okay. So nabanggit nyo kanina na yung Exodus 16, ibinigay sa kanila yung Sabat. Okay. Alin po ang nauna? Yung pagliligtas sa kanila o yung pagbibigay ng kautusan? I mean, ulit. Alin ba ang nauna? Yung pagliligtas o yung law? Yung law. Okay. Next question. Next question. Kung nauna ang law sa pagliligtas doon sa Exodus 16, bakit sinabi ninyong doon ibinigay o iniutos ang pangingilin ng Sabat? Can you reconcile itong inyong statement? Dahil yan ay paalaala. It is a reminder for the people of Israel that it is the Lord who will sanctify them. Next question. Okay. So, next question. Dito po sa Juan 3:36. Tama ba na may magaganap na paghatol sa mga sumasampalataya? Juan 3:36. Meron po ba o wala? Iko-qualify ko ang aking sagot dyan, okay? Ang nakalagay kasi dyan eh, basahin natin ng kumpleto, di ba? He who believes in the Son... Time stop. Okay. Objection natin, Fernando. Yes, categorical question po ang ating tanong. Dyan ba sa 1:36, yung bang mga mananampalataya, mayroon din bang paghatol? Yes or no? Okay. Yes. Yes, okay. So 20 seconds, Pastora. Yes, dahil hahatulan sila ng Diyos na nakay Kristo at mayroon na silang buhay na walang hanggan. At yun namang hindi sumampalataya, ayaw tumalima, hahatulan sila ng kamatayan ng Diyos. Next question. Okay. Sa makatwid, kahit sumasampalataya ka, pero hindi mo ginaganap ang kalooban ng Ama, may hatol pa rin sa'yo ayon sa Juan 3:36. Itama o mali? Kindly repeat your question, please. Kindly. Time stop mo na. I beg your pardon. Okay. Paki-repeat yung question. Apo, ulitin ko lang po. So, ayon sa sagot ninyo, o batay na rin sa sagot ninyo, kahit pala ang tao may pananampalataya na, pero hindi siya sumusunod sa kautusan, ayon sa 3:36 ng Juan, meron pa rin pala silang paghatol. Tama po ba o mali yung aking unawa doon sa sagot ninyo based sa John 3:36? Tama ba daw o mali? Pastora. Tama yun. John 3:36. Yan ang nakasulat. Okay. So, next question. Apo, next question. Nabanggit niyo po kanina na yung tungkol doon sa pagpatay, ano, yung lumabag, papatayin. Yung bang batas na pagpatay, yan ba'y kasama sa Ten Commandments o isa siyang bukod na batas? Kasama ba o bukod na batas? Kasama po. Kasama, i-qualify ko. Kasama yan by implication. Next question. Okay. Next question. Sabi po ninyo kasama, nung pinatay ni Cain si Abel,
mayroon bang nagsagawa na siya ay parurusahan ng kamatayan? Meron o wala? Parurusahan. Time stop na. Okay. Next question. Pastora. Okay. Uh-huh. Gusto ko lang i-aware sa iyo, Pastora, na meron tayong rules patungkol sa kung hindi ka makasagot ng 3 seconds. Next question. Next question ko, ha. I know, bago ka lang. So, next question. Last 1 minute. Okay. So, next question. Dahil nabanggit ninyo na mahalaga rin ang sumusunod sa Diyos kahit mayroong pananampalataya. Ang tanong ko po'y ito. Ano po? Sa Hebreo 4:9, yambang sabat na ibinigay para sa bayan ng Diyos, Sabado po ba yan? Yes or no? Give me a few seconds to read it, okay? I want to be sure of my answer. 4:9. Okay, babasahin ko. There remains therefore a rest for the people of God. Okay, there remains therefore a rest for the people of God. So this rest refers to the next question. Salvation of okay. The Lord Jesus Christ. Time. Ulit. Time na. O, segundo na lang yun, bro. Sige. Okay. Thank you. So, dyan, ito tapos ang ating rebuttal stage. At dako tayo sa ating final. Salamat. Okay, at bago yan, shoutout pala sa ating nasa live. Meron tayong halos 20 at dumadami pa. 20 plus live viewers ngayon. Kahit gabing-gabi na, alas 12 ng... dito sa Pilipinas, no? So maraming salamat sa nagpuyat. Shout out kay Bobby Quinto, buksan sa concordance yung Greek word mo, hindi yan mahirap sagutin. Shout out kay Ronald Tipan, parang ng Pinoy henyo na lang si Pastora, di makasagot. Shout out din kay Glenn Sindico, tama bro, kaya binigay yan para may gabay tayong mga Kristiyano. Shout out din kay Stephen Ayala, magpa-Bible study ka kay Bro Fernando mamaya kung hindi kayo ituro ng Pastora sa'yo. Shout out din kay Amik Taglinaw, nangamote si Pastora, hirap na hirap sa tanong, namumukhang affirmative na siya, wala nang negative. Shout out din kay Jerry Lumbis Villamer, hahatulan ka dahil lumalabag ka sa utos ng Diyos. At shout out din kay Glenn Sendico, English version lang alam ni Pastora, dyan tayo naliligaw eh. At shout out din kay Ronald Tipan, Pastora, kasama po ba ang utos na huwag kang gagawa ng anumang larawan na napako sa krus? Shout out din kay Giruel. Ezekiel 20:20, ang Sabat ay tanda ng Diyos sa kanyang bayan, hindi po tagapagligtas ang Sabat. At shout out din kay Amik, affirmative na si Pastora, di na nagiba si Fernando Camacho. Ayan, so dako tayo mga kapatid sa ating final conclusion. Siyempre mauna dito, ayon sa ating rules si Pastora Marina, bilang negatibo sa topic ngayon na ang Sabat na sa 10 utos, na nasa 10 utos ay dapat ipangilin ng mga Kristiyano, bilang negatibo, your time start na. 5 minutes. 5 minutes, okay. Nagpapasalamat ako dahil binigyan ako ng pagkakataon ng Panginoong Hesukristo para po mailahad ang negative stand ng pagsunod sa Sabat. Sa mga believers, total faith in the Lord Jesus Christ. Okay. Ang biblical Sabat po is a person. Nung dumating si Lord Jesus Christ, nakita na po natin yan, na sinabi niya na come to me all. Yan ay universal calling. Bakit po nabibigatan ang tao? Ano nagpapabigat sa kanya? Ang kasalanan. At alam natin na kailangan talaga ng tao ang kaligtasan. Magkaroon siya ng kapayapaan, total rest. Diba? Wala na yung worry, stress-free. Pagka tinanggap mo si Lord Jesus Christ, ikaw ay lilinisin niya sa lahat ng iyong mga kasalanan. At that very moment na tanggapin mo si Lord Jesus Christ,
tatanggapin mo rin ang kanyang Espiritu Santo, and you are already sealed by the Spirit until the day of your redemption. Sa per Ephesians 1:13-14. So yung sinasabi naman natin ngayon sa Hebrews chapter 4 verses 1-13, yan ay persona ng ating Panginoong Jesus, yung tinutukoy na yan na rest, complete rest. We will not find any rest, a day of rest for the people. Hindi magkakaroon talaga ng total rest ang tao pagka yung sinasabi ninyong Sabbath lang, Sabbath day na sinasabi nyo. No, it is always the Lord Jesus Christ. Kaya nga may nakasulat diyan, kung babasahin nyo, they were not able to enter. Yung gospel ngayon ay prinit sa kanila ay the same gospel din. But because of unbelief, ano ba yung unbelief? Lack of faith in the I am who I am, in the one who gave them the Ten Commandments. From generation to generation, alam natin na Diyos Anak yung sinasampalatayanan ni Adan at saka ni Eva. Siya yung creator nila. Ni Noah, ni Abraham, siya yung napakita na El Shaddai, di ba? Hanggang sa panahon ni Moses, nagpakita na ngayon siya doon sa burning bush at nagpakilala na siya na siya yung ako nga, at yun ay kinonfirm niya sa New Testament. Although marami pa rin ang hindi sumasampalataya kay Lord Jesus Christ, kaya hahatulan sila, kaya nga nasulat yung John 3:36, "He who believes in the Son will have eternal life, and he who does not believe the Son will not see life, but the wrath of God remains." So, kung ayaw mong sumampalataya kay Lord Jesus Christ, nananahan na sa iyo ang puot ng Elohim. Kaya po, ang pagsunod sa, hindi Sabbath ang sinusunod ng mga believers. Ang sinusunod natin palagi ay ang ating Panginoong Hesukristo, at ginagawa natin yung kalugod-lugod sa Kanya. So araw-araw po ay araw ng pahinga sa Panginoong Hesus, dahil hindi tayo napapagod anumang bigat ang gawin natin, dahil alang-alang kay Lord Jesus Christ yung ginagawa natin. At yung ginagawa natin sa Panginoon, may reward yun sa Bema Judgment, may reward yun. So yung araw-araw na pag-worship natin, anywhere, anytime, it does not require any particular day, any Sabbath day, because every day is a day of rest, because we are already resting in the Lord Jesus Christ, at nakapasok na tayo doon sa kanyang rest na sinasabi doon sa Hebrews chapter 4 verse 12, because of faith. Ang hindi lang makakapasok yun sa day of rest niya ay yung mga people who do not believe. So I am really thankful, I'm grateful that I am saved. I have received the Lord Jesus Christ in my life. Kahit na anong mangyari, patuloy na iniingatan niya ako, nililinis niya ako sa lahat ng mga kasalanan day to day. I have the Holy Spirit, because the Holy Spirit will not dwell in a temple that is dirty or unclean. So that's why there is always the circumcision. At yung pag-circumcise na sa atin ay katulad sa Old Testament, na yung skin mo, pagka hindi ka circumcised, you are unclean. Pero ngayon, it is the Holy Spirit who circumcises our hearts. So if we are in the Spirit, then we walk by the Spirit. And every day is a day of rest to the Lord. Walang particular Sabbath, a day of rest to the Lord. Continually yan until He comes. We worship the Lord Jesus Christ. It is a day of rest, because Jesus Christ is our rest. Thank you very much. God bless us all. So marami salamat. I know that the Jesus Christ is the fulfillment of the law. It is finished. Tinapos na na yun. We are perfect time. Forever. Pastora, because of Jesus Christ. Thank you very much. God bless us all. Okay, at syempre, dako tayo din sa ating final conclusion. Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist, sa kanyang pinatutunayan na Sabbath na nasa Ten Commandments ay dapat pa rin sundin sa ng mga Kristiyano. Your time start now. Okay, tungkol po doon sa pagtanggap kay Kristo bilang tagapagligtas, wala kaming issue doon. Tama ho, at sinisigaw nga ho namin, sumampalataya tayo kay Kristo. One Christ, this is a is. Ano ho? Ngayon, dito nagkakatalo, sino ang tunay na Kristiyano ngayon? Yung bang hindi nagsasabat o yung nagsasabat? Ang sabi sa atin, doon sa Hebreo, sa 4, ano ho, talatay 9,
na ang sabi sa atin, ito daw ay person. Hindi ho, mga kapatid. Sabi dito, babasahin ko ang lam sa translation ng Hebrew 4:9. It is therefore the duty of the people of God to keep the Sabbath. Alin Sabbath na yan? Ano? Dito makikita ninyo, ito ay Tagalog na sali ni Juan Trinidad. Ang sabi dito, sa katunayan may isa pang araw ng Sabado, hindi persona. Araw ng Sabado ng pamamahinga na nalalaan sa bayan ng Diyos. Ano? Then dito sa isang translation pa ng The Way Bible, ano? Isang paraphrasing Bible, sabi rito, ano? So there is a full complete rest, no? Still waiting for the people of God. Alin ba 'yan? No? Yung binabanggit diyan sa Jerusalem Bible, mababasa po ninyo ang ganitong kataga. There must be still be therefore a place of rest reserved for the God's people, the seventh day rest. So ang tunay na Kristiyano pala, mga kaibigan, ay sumusunod ng ngingilin ng araw ng Sabat. Kaya dapat itong ipangilin ng Kristiyano, sapagkat ang Sabat ay ginawa para sa tao, lalo na sa kanya pong bayan. May natitira pang Sabat, ano, para sa kanyang bayan. Oh, kaya tayo, mga kapatid, bilang bayan ng Diyos, mga Kristiyano, katulad ni Moises, mangilin tayo ng Sabat. Ayon doon sa Ezekiel 20, talatang 20, ang mga Kristiyano sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, ang Sabat, yung Sabado, ang siyang magiging tanda ng Diyos sa kanyang bayan. Kaya kahit na maraming nagsisigawang sila'y ligtas, sila'y sa Diyos din, isa lang ang sa Panginoon. Yung mayroong tanda. Alin ang tandang yan? Yung Sabat. Yung araw ng Sabado na natitira para sa bayan ng Diyos. Para sa tunay na mga Kristiyano. Kaya sabi, Marcos 2:27, ginawa ang Sabat para sa tao. Kung ayaw natin ng Sabat, tinatanggihan natin ang nagbigay ng Sabat. Ganyan ho mangyayari dyan. Sapagkat doon sa James chapter 2 verse 19, ibagsak nyo lang, idalhin nyo lang sa 22. Ano? Yung pagsunod, siyang nagpapasakdal doon sa pananampalataya mo. Dahil ang pananampalataya na hindi sumusunod sa kautusan, patay, sabi ng Biblia. Ano, kaya mahalaga talaga eh. At nakakatuwa ding isipin, mga kapatid, na mabuti pala ang sumunod sa pangingilin ng Sabat. Ayon sa sagot sa atin ng ating pong negative side. Kung mabuti ito, bakit hindi ipangilin na rin ni Pastora yung Sabat na ito? Oh? At kung tayo, sinasabi natin tayo ay bayan ng Diyos, patunayan natin, ipakita natin yung tanda. Ipangili natin ang Sabat. Ang Sabat na yan, natitira yan para sa bayan ng Diyos, para sa ating mga Kristiyano. Ano ho? Ayan. Kaya maliwanag, mga kapatid, ano? At hindi lang yan, mga kapatid, hindi lang dito mananatili ang Sabat. Hanggang sa bagong langit, bagong lupa. Ano ho? Isaiah 66:22 hanggang 23, hanggang sa bagong langit, bagong lupa, tayo po ay magsasabat pa rin. Then yung sinasabi po naman kapag ka lumabag ay mapapatay. Hindi kasama yun sa Ten Commandments. Kaya nung pumatay si Cain, pinatay niya si Abel, hindi siya pinarusahan ng ultimatum na kamatayan. Kasi hiwalay itong batas. Pumasok lang ang batas ng civil law nang sila ay naging bayan, naging kaharian na o naging isa ng sibilisadong mga tao. Idinagdag lang itong batas, kaya hindi siya kasama roon. Inalis na itong civil law. Pero tatandaan natin, kahit na inalis ng civil law, pagdating ng araw ng paghuhukom, mayroong ilalapat na parusa o paghatol sa mga sumasampalatayang ayaw susunod sa kautusan. 1:3:36. Maliwanag po yan, mga kapatid. Then bilang pag-review, hindi po na-debunk ng ating negative side na si Moises ay isang Christian. Sapagkat Christian naman talaga si Moises. Maging ang bayang Israel na sumusunod kay Kristo, doon sa nagbigay ng 10 utos sa bundok ng Sinai, talagang mga Kristiyano sila. Ah, kung sila nga sumusunod sa kusa, bakit tayo hindi natin magawa? Ano? At hindi totoo na ibinigay ang Ten Commandments, hindi kayang sundin ng tao. Ano ho? Ang katunayan niya si Elizabeth, ano ho? Ay nakaya nilang sundin ang lahat ng ipinag-utos ng ating Panginoon. Basahin ninyo ang Lucas 1:5 hanggang 7. Ay, maraming salamat. Okay, so dyan natatapos ang debate natin between Seventh-day Adventists and Trinitarian All for Jesus. Ayan, so bago natin i-end yung ating live,
Siyempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat sa mga nagpuyat sa makakapanood pa nito, dahil for sure ay ma-upload ito sa mga ating mga social media, mga YouTube. So unahin na natin ang ating brother SDA, si Fernando Camacho. Salamat po. Nakamute ka bro, nakamute. Okay. Opo, at nagpapasalamat ako ng marami sa ating Panginoong Diyos, at hangad natin na siya ang ating pong naitaas dito sa aming ginawang lambingan ni Pastora Marina. Maraming salamat, Pastora Marina, at napaganda ng flow of argumentation natin, at natapos ito ng payapa. Salamat din sa bumubuo ng Russia Vista. Ano ho? Yan. At syempre sa atin pong moderator na si Russia Vista mismo, ano ho, dito sa Russia TV na platform. Salamat din po sa mga audience dyan sa chatting room at sa iba't ibang mga chat room. Maraming salamat sa inyo. Negative or positive, pinagpapasalamat ko po yan. Sa aking mentor, Rocky Tulog, shout out, thank you, kapatid na Rocky Tulog. Then muli sa pagkakatong ito, inaanyayahan kayong sundan ng aking pong YouTube channel. I-type nyo lamang po Fernando B. Camacho Jr. Lalabas na po ang Back to the Truth Ministry sa YouTube. Meron po kaming live program every Sunday from 1 p.m. to 5 p.m. ang Ayon sa Kasulatan. Yan, pwede rin po kayo makapagtanong po riyan. Kay muli po, inihahabilin ko kayo sa mapagbiyayang palad ng atin pong Panginoong Diyos. Hasta la vista, mga kapatid! Viva Adventista del Septimo Dia! Chukbok! Hamnida! Mispa! Sa ating lahat, mga kapatid. Okay, at syempre, bigyan din natin ng time yung ating Sister Marina na magpasalamat. Paki-unmute, Sister. Okay, pasalamat. Ilang minutes to, Brother Russia? Kahit ano. Okay. Pasalamat lang, Sister. Okay. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Hesukristo, ang Diyos sa lumang tipan, ang Diyos sa bagong tipan, ang Diyos na darating. Sapagkat sa Kanya tumatahan ang buong kapuspusan ng lahat. In Him dwell all the fullness, sabi po doon sa Colossians 1:19. Pati yung kapuspusan natin, tumatahan sa ating Panginoong Jesus, ang kapuspusan ng Diyos Ama, Diyos Espiritu Santo, at Diyos Anak. So, nagpapasalamat ako dahil binigyan ako ng pagkakataon ni Brother Russia na makaharap ko ang SDA Apologies. This is my second time to face such a Goliath in this kind of debate. Hindi pa naman ako sanay. Pero nagpapasalamat ako doon sa mga taong sumusuporta sa akin kahit papano, by prayers nila, by advice nila. Glory to the Lord Jesus Christ. At alam ko din na meron ding mga na-bless na mga nakikinig na nasa negative. Hindi naman natin alam natin na maraming SDAs dito, syempre. Pero tama, ang akin lang ibibigyan ng emphasis sa lahat ng mga nakikinig ay the focal point of all reference, worships, devotions, faith, hope, services, yung paglilingkod natin, yung mga offerings natin, prayers natin, sacrifices natin, is the Almighty Lord God the Son. Incarnate, perfect manhood, and all in all. Kumpleto na tayo sa ating Panginoon, Colossians 2:9 and 10 and 11. We are complete in the Lord Jesus Christ. So because we are already complete in the Lord Jesus Christ, we are already enjoying His rest. Kaya maraming salamat po, Brother Russia, sa Russia TV. Maraming salamat po sa mga nagpuyat. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesukristo. Kasama po kayo sa prayers ko at kay Brother SDA Apologies Camacho. Pastora, meron ba kayong parang YouTube channel or Facebook page? Baka magkaroon na ako ng YouTube channel. Yeah. Praise the Lord. Dahil ako naman ay hindi naman ako pastora nga, dahil na-ordained ako long time ago. Meron akong church noon.
Pero nang ma-relocate ako dito sa US, sa LA, alam ko na ang gift ko is an evangelist, to evangelize. So, kung bibigyan ako ng pagkakataon na makapag-open ng YouTube channel, that's very good. Pwede kayong manood. Siguro abangan na lang natin, no? Yung ipopost ni Pastor Adel. Alam ko, this is not the last, no? At maraming salamat din sa lahat ng nasa live. Meron tayong halos 21 live viewers at kanina halos 30 yan. Nandito din si Rocky Tulog ng SDA, si Edwin ng SDA, si Larry Hermaes ng End Time Church, ayan, si Harvey Monsot ng SDAC Catholic yan, at si Alexander, Pastor Alexander Santos ng Baptist, nandito din. So maraming salamat, at kung gusto nyong sumali sa mga ganitong gawain, pwede kayong mag-PM sa akin or maghamon sa ating mga debatista ngayon. Nandito si Pastora, ayan, at si Brother Camacho. Ayan, kung gusto nyong maghamon sa dalawa, pwede kayong mag-PM sa akin at pwede nating i-arrange yung inyong mga debate at gawin akong mediator or inyong moderator. So maraming salamat sa lahat at yun, this is Admin Rasha ng Rasha TV, and we're God out. God bless us all. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis